apasyonat serbisyo publiko sa bawat kapamilya. We are grateful. Wala ko sa mapagpalang kamay. Ito po ang nag-iisang teleradyo. Teleradyo Balita. Balita. Malalaking balita on air at online. Masusing kinalap, binantayan, tinutukan ni nakabayang Noli de Castro at Joyce Balancho sa Teleradyo Balita. Kaso ng COVID-19 sa bansa umabot na sa mahigit 1 milyon. Ilang metro mayors hati naman ang posisyon kung palalawigin ang MECQ sa NCR Plus bubble. Pagbili ng DOH ng 200 kama para sa ICU, sinasabing napurnada. Ilang doktor nagalit umano. Maginhawa Community Pantry sa Quezon City, ginawa ng baksakan ng mga donasyon, mga puhila pinauwi muna. Resolusyon para kasiguhin si Lieutenant General Antonio Parlade, pirmado na ng 14 na senador. Parlade handa namang magsorry sa mga senador na tinawag niyang estupido. Reklamong rape with homicide laban sa 11 suspect sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dasera, ibinasura ng Makati City Prosecutor's Office. Sa ating showbiz spotlight, Rabia Mateo pinahangang netizen sa kanyang no makeup look. At lahing Pinoy at Asyano bumida naman sa ginanap na Oscar Award. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Martes, April 27, 2021. Tuloy pa rin pong aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din po ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News App at live streaming sa i1CFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Sa pangalan po ni Kabayang Noli de Castro, ako si John San Manabat. Mga kapamilya, sumampan na po. Mga kapamilya, sumampa na nga po sa mahigit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa tala ng Department of Health, umabot na po sa 1,006,428 ang kabuang COVID cases matapos madagdag ang nasa 8,929 na bagong kaso kahapon. Sa ngayon, ang Pilipinas ang pang-26 na bansa sa buong mundo na nakapagtala ng mahigit 1 milyong kaso habang ikalawa sa Timog Silangang Asya. Sa nasabing bilang, 16,853 ang namatay habang mahigit 914,000 ang gumaling. Iginit naman po ng Malacanang na hindi lang Pilipinas ang nakakaranas ng surge sa mga kaso ng COVID-19 dahil sa mga bagong variant. Tama rin umano ang naging aksyon ng pamahalaan sa pagkontrol sa pagkalat ng sakit. Alam niyo po yung 1 million, halos huwag niyo po titignan lamang ang 1 million cases. Unang-una, halos 900,000 na po ang gumaling dyan. So mga aktibong cases natin, mahigit kumulang 100,000. I don't think it is a negative reflection. On the other hand, dahil nga po meron tayong world ranking, makikita po natin na we are managing still the new variants rather well. Iginit naman ni Health Secretary Francisco Duque na bagamat umabot na nga po sa mahigit 1 milyon ang kaso ng COVID-19, marami rin naman ang nakaka-recover na sa sakit. Tama, nalampasan na natin yung 1 million mark, ano? Pero dapat din siguro alamin natin na ang total recoveries natin na sa 903,000 more or less na, ano? So, mataas ang recovery rate natin parang sa mga 90 to 91%. No? So, siguro mas maganda yun ang tignan natin para mas positive. Umaasa rin po si Secretary Duque na matututo tayo sa karanasan ng India na biglang sumipang COVID cases. Masyado anyang nagluwag ang India sa public health standards at hindi po ito dapat gayahin. Kaya nga ako yung laging nananawagan na ang disiplinadong pagsunod sa minimum public health standards
mataas kamalayan ng bawat Pilipino. Dahil yun lamang ang talagang isa sa mga bukod tanging protection natin laban sa COVID-19. Si DOH Secretary Francisco Duque III. Kabagalan sa border control ang nakitang dahilan ni dating Health Secretary Esperanza Cabral kung bakit sumampa sa higit 1 milyon ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sinabi sa teleradyo ni Cabral na kung tutuusin, pareho lang anya ang ginagawa ng Pilipinas at mga bansang matagumpay ang laban kontra sa COVID-19. Ang kaibahan lang anya, mas mahusay silang gumawa habang may kabagalan ng Pilipinas, partikular na po pagdating sa border control. Ay, kita mo sa Vietnam, ang unang-unang nilang ginawa doon ay border control. Meron din tayong border control, kaya lamang 3 months late. Ang Vietnam, January pa lang, ay inuumpisahan na nila yung border control nila. Kukunti pa lang nakikita nila na kaso sa China, nag-border control na kagad sila. Yun ang problema natin, sobrang bagal. Tama yung ginagawa natin, kaya lang sobrang bagal. Aminado naman ang Department of Health na may kakulangan sa healthcare system ng bansa, pero kumikilos anya ang pamahalaan para ito ay maisaayos. Iginit naman ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere na hindi maaaring pamahalaan lang ang tutugon sa pandemya dahil kailangan ang tulong ng lahat ng sektor ng lipunan. Ang ating health system, even without the pandemic, hindi po siya comparable with the health systems of other countries. Kaya nung nag-umpisa po yung pandemya, I think it became an opportunity nga for our government to really improve on the health system. And tuloy-tuloy pa rin naman natin sinusubukan na mas maging maayos ang ating health system. Si DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere. Wala pa pong nabuong rekomendasyon ang Metro Manila Mayors para sa susunod na quarantine classification. Sinabi sa teleradyo ni Navotas City Mayor Toby Tiangco, hindi ito natalakay sa pulong nitong linggo ng gabi sa dami ng isyong napag-usapan. Pero kung si Mayor Tiangco tatanungin, pabor siyang ilipat na sa General Community Quarantine o GCQ ang Metro Manila, lalo't hirap na anya ang ating mga kababayan. Kumbinsido si Tiangco na matapos ang ECQ at MECQ, ay takot na ang mga tao dahil nakita na lang hindi na kayang iwasan ang hawaan kapag isa sa pamilya ang tinamaan ng COVID-19. Sa Navotas, ang active cases na lang natin, ang active cases natin as of today, 763. Umabot tayo sa 1,200. So, nangalo na tayo sa halos kalahati nung active cases natin, no? So, based on the data of Navotas, sana, pwede na yung GCQ, no? So, sa tingin ko, kahit magluag ng konti, hindi na, mag-iingat na yung tao at hindi na nila gagawin yung mga hindi essential. Mungkahi naman ni San Juan City Mayor Francis Zamora, panatilihin muna sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ang Metro Manila. Ayon kay Zamora, 100% siyang nakatitiyak na tataas ulit ang COVID cases kapag ibaba sa GCQ ang quarantine classification. Pabor ako na manatili ang MECQ sapagkat bagamat bumababa ang bilang ng mga kaso natin, ay mataas pa rin siya sa ngayon. In fact, we still have 912 active cases in San Juan at ito'y isang bilang na para sa akin ay pwede pang kilahin pababa. Okay na ako sa MECQ sapagkat makikita niyo naman sa ilalim ng MECQ, meron naman mga negosyo at industriya na pinapayagan mabuhas. At si San Juan City Mayor Francis Zamora. Posibleng i-anunsyo bukas ang bagong quarantine classification sa bansa. Iti dahil nakatakdang mapaso ang MECQ sa NCR Plus bubble at iba pang lugar sa bansa sa April 30. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na posibleng mismong si Pangulong Duterte ang mag-anunsyo sa Talk to the People. Tignan po natin ilan ang nakakasakit, ilan ang namamatay sa COVID, at ilan ang nagugutom, ilan ang nakakasakit, at ilan ang namamatay sa iba pang kadahilanan o dahil kaya doon sa dagdag na pahirap na nagbubunga sa lockdown. Total health po ang dapat tignan natin.
Pero si Health Secretary Francisco Duque III, pabor na palawigin pa ng 1 to 2 weeks ang MECQ sa NCR Plus bubble. Kinakailangan ipagpatuloy ang MECQ for another week or two dahil nga yung ating health system's capacity ay hindi masyadong nag-i-improve pa sa ngayon. So, patuloy muna natin na ang MECQ para talagang kitang-kita o malaki ang pagbaba ng mga bagong kaso at magkaroon ng reversal of trend. Pabor din ang Private Hospitals Association of the Philippines na palawigin ng MECQ. Sana po, siguro mas maganda na i-extend pa po natin muna itong MECQ. Dahil po pagka nagkaroon po tayo ng another surge, palagay ko baka hindi na po kayanin ng ating healthcare system. Si PHAPI President Dr. Jose Rene Degrano. Napurnada umano ang pagbili ng Department of Health sa 200 ICU beds noong Oktubre mula sa isang Austrian company. Sa report ng The Philippine Daily Inquirer, sinabing nagalit ang ilang doktor dahil sa hindi natuloy na pagbili sa mga kama na makatutulong sana ngayong punuan na ang mga ospital. Nabanggit din sa report na ang napurnadang pagbili ng ICU beds ang dahilan kung bakit napagalitan at nasigawan pa si Health Secretary Francisco Duque sa isang emergency cabinet meeting. Hindi naman malinaw kung kasama si Pangulong Duterte sa naturang pulong. Pero giit ni Duque, hindi totoong nagpabaya siya dahil malaking kasalanan umano ito ngayong mayroong krisis. Itinanggi rin niyang pinagalitan siya ng mga miyembro ng gabinete. Sinabi rin ng DOH na isang pahayag na ang mga naturang ICU bed ay hindi donasyon kaya kailangan itong dumaan sa tamang proseso ng pagbili. Samantala, nananatili sa critical level ang utilization rates ng ICU beds sa Metro Manila. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na 86% ng ICU beds ang okupado ng mga pasyenteng may COVID-19. Magdaragdagaan niya ang Philippine Red Cross ng mahigit sa 20 kama sa National Kidney and Transplant Institute. Ginawa namang isolation facility para sa mga pasyenteng asymptomatic at mayroong mild symptoms ang ward sa EVA Macapagal Super Terminal sa Maynila. Mahigit sa 50 pasyente ang kayang patuloyin sa pasilidad. Nababantayan ng 21 staff, kabilang na ang 3 doktor at 6 na nurse. Nag-apply na ng Emergency Use Authorization o EUA ang Moderna para sa kanilang COVID vaccine. Ayon kay Food and Drug Administration Director General Yusek Eric Domingo, kahapon nagsumite ng EUA application ng Moderna para makapag-supply ng bakuna sa bansa. Isa sa ilalim pa ito sa assessment ng expert panel ng FDA pero wala pang timeline kung kailan ito maaaprubahan. Sakaling maaprubahan naman, ito na ang 7th COVID vaccine na mabibigyan ng EUA sa bansa kasunod ng Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V, Johnson & Johnson at ng Bharat Biotech. Samantala, iginit ni Vaccine Czar Carlito Galvez na hindi kulelat ang Pilipinas sa vaccination program. Katunayan, pang-4 ang bansa sa Timog Silangang Asya sa pagtuturok ng bakuna. We are now ranked number 4 in the Southeast Asian nation, 50th out of 47 countries in Asia, and 42nd out of 190 countries currently vaccinating. As of April 25, we already vaccinated 1.5 million Filipinos with 1.7 million jabs administered for our healthcare workers, senior citizens, and people with comorbidities. With expected deliveries of our purchase orders during the third and fourth quarter of the year, with 15 to 20 million doses each month, more or less 140 million doses by end of this year. We started last April the simultaneous administration of vaccine for A1, A2, A3 categories. Idinagdag pa ni Galvez na logistical issues ang dahilan kaya naantala ang pagdating ng 15,000 doses ng Sputnik V sa Russia o mula sa Russia. Inaasahan anyang darating ang mga Sputnik V vaccines bukas, nasusundan ng 480,000 pang doses sa Webes, kasabay ng 500,000 pang doses ng Sinovac. Kuno na yung flight at the same time, nakita natin talaga yung ano yung criticality ng handling eh. Kasi it will be in ampules, not in vials. And considering also that the
the transaction has been only been done last week. Medyo nagkaroon po tayo ng delay. Si boxing star Carlito Galdes Jr. Samantala, kaugnay naman sa naging update sa naging pulong ng Metro Manila Council, makakausap po natin ngayong umaga si Metro Manila Council Chairman at Parañaque City Mayor Edwin Olivares. Magandang umaga po, Mayor Olivares, Joyce Balancio, Johnson Manabat sa Teleradyo Balita. Good morning, Joyce, and good morning, Johnson, pati po sa mga nakikinig po sa atin. Magandang umaga. Good morning po. Good morning, Mayor. Opo, ano po ang naging update sa naging botohan po ng mga Metro Mayors? Kahapon po, may naging pulong daw po kayo regarding quarantine classification? Actually, ang pulong, Joyce, ay nangyari nung Sunday. At nagbigay po na update ang ating pong DOH tungkol po sa ating pong status dito sa National Capital Region plus bubble. Doon po sa update na ibigay po nila, makikita po natin na bumababa po yung ating cases, pati yung ating reproductive rate, na yung R-not po kung tawagin, na below 1-0. Pero hindi pa rin po talaga siya nagbumababa eh, ng gusto. So makikita po natin na kailangan pa po natin talagang palakasin pa rin po yung ating pong ginagawang PBITR, pati po yung ating pong health protocol ay dapat po mapa-implement po yan. At ang hinihintay po namin kahapon, nagbigay rin po ng data yung ating pong NEDA regarding po sa ating pong ekonomiya, kasi ibabalansi po ng ating pamahalaan po yan, yung pong ating yung healthcare po natin, pati po yung ating pong economy. Doon po sa naging report sa inyo po ng NEDA, ano po ang naging pulso no, ng mga Metro Mayors? Do you believe na handa po ang NCR na magluwag na po after nitong April? Actually, meron po kaming mixed reaction to dito. Kasi nga po, sa lungsod ng Parañaque, siguro po kailangan pa po pa natin ma-maintain yung ating quarantine, siguro na isang linggo pa yung ating MECQ para totally magbaba. Kasi tinitignan pa po natin dito yung ating critical care, care plus hospitalization. Bumababa na po yung ating po mga nakapila sa ER, pero yung pong ating occupancy, umaabot pa rin po siya ng 70%. Pero makikita po natin, marami po talagang nawalan po ng trabaho. So, wala pa pong consensus po until now ang ating Metro Manila Council tungkol po sa ating recommendation para po sa ating quarantine sa darating na Mayo. Kailan po ninyo balak, Mayor, i-finalize yung magiging position po ng NCR Mayors? Within the day. Kasi ang aking pagkakaalam, tomorrow po ang meeting ng IATF. At doon po sila magpupulong kung ano po yung i-recommenda po nila sa ating mahal na presidente. So, within the day, magkakaroon po ng consensus po ang MMC para po sa pulong po bukas ng IATF ay malaman po nila kung ano po yung magiging consensus ng Metro Manila Council. Na dahil nakapulong na po ninyo ang DOH at ang NEDA, no, ang ating economic managers, at tingin po ninyo meron na pong enough basis ang Metro Manila Mayors to make a recommendation? Yes. So, meron na po yan. Kaya within the day, yung po aming pag-uusap po ng ating pong chairman ng MMDA, si Chairman Abalos, within the day po, malalaman po yung consensus po ng ating pong local government unit within National Capital Region. Mayor, magandang morning ulit. Si Johnson po ito. Yes, Johnson. Sa MMC meeting hubay, meron pa kayong iniimbitahang mga eksperto or mga doktor para magbigay sa inyo ng giya kung anong posibleng magiging recommendation sa pagluluwag kung magluluwag man tayo by May? Usual lang iniimbitahan po natin yung pong representative ng OCTA Research at saka yung ating pong mga health professional. At makikita po natin, nagtatali po yung pong recommendation ng DOH, pati po ng OCTA Research, pati po yung ating mga health professional. Opo. Kayo ho, sa Parañaque, kung kayo tatanungin, bagamat ikanyi, wala pa namang consensus, sa San Juan, ang sabi ni Mayor Zamora, mas gusto niyang i-extend pa tayo ng another 2 weeks. Kayo po ba sa Parañaque, anong senaryo po ninyong nakikita? Mas makakabubuti ba na tayo mag-extend pa ng community quarantine? Apo, Johnson, dito po sa Parañaque, in 2 weeks time, nag-plato po kami. Hindi po tumataas po yung aming po mga new cases, mga active cases. Pero makikita po natin, hindi rin talaga sumubaba siya ng gusto. Pero ang maganda po, nag-plato po sa amin. So, ibig sabihin, na hindi pa po talaga kampante po tayo dito sa Parañaque. Talaga yung ating mga new active cases. Pero ang maganda po sa amin sa Parañaque, yung pong ating recovery, mataas po yung ating recovery. Sa akin po pagpupulong sa aming local task force, nare-recommenda po nila, hindi po 2 weeks, 1 week na lang po extension ng MACQ, then we assess.
kasi nga, yung nga hirap na hirap ng taong bayan. Pero in 2 weeks, tingin ko po, sa akin mong personal, masyado po matagal po yan. Dapat 1 week lang, tapos magkaroon po ng assessment ulit para maibaba po natin ang quarantine sa GCQ. Opo. Diyan ba sa Paranaque, Mayor, punuan din ang mga ospital sa ngayon ng COVID patients? Nasa 70% po ang aming po occupancy. Ang aming, pati pong aming isolation facility, nasa 70% po siya. Compared 2 weeks ago, na halos 100% po kami. So bumaba siya ng 30%, pero handong pa rin po siya sa critical level. Opo. At Mayor, kung sa ibang mga lugar rin nagkakaubusan na rin ng COVID vaccine, kumusta po sa Paranaque? Actually, bukas po ang amin pong i-inoculate yung aming second dose. Yung mga ating mga bago po mga first doses, wala po, tigil po talaga po kami. Meron lang po kami mga natira, yung pong pinupuntahan po namin mga vaccination, yung house to house na ginagawa namin, yung mga bedridden natin mga senior citizen. Pero yung ating pong mega vaccination center na ginagawa po natin, partner po natin mga private po dito na malaking vaccination center, tigil po tayo. Hinihintay po natin yung delivery ng Sputnik o yung Gamaleya, pati yung Sinovac. Kasi kasama po sa limang bayan po ang ating pong pag-i-implement ang Paranaque doon po sa Sputnik. Opo. Pero Mayor, yung mga nabakunahan ng first dose, halimbawa ng Sinovac, natapos na ba nila yung kanilang second dose? At yung sa mga hindi pa natuturukan for the second dose, meron ba silang iniintay pa na panigurong talagang sila'y matuturukan ng second dose? Yes, ongoing po kami sa Sinovac doon po sa second dose po natin. At nag-reserve na po kami, hindi po namin pinagamit sa first dose yung pong ating stock na Sinovac. So kasi po yung interval lang po niyan ay 4 weeks lang eh. Hindi katulad po ng AstraZeneca, yung aming pong first dose, pinagamit po namin yung first dose doon po sa ating pong mga A1, A2, A3 based sa guidelines po ng ating pong DOH. Dahil po yung AstraZeneca, it would take 6 to 12 weeks para po sa ating second vaccination. Pero po yung ating Sinovac, naka-reserve po siya. Ongoing po ang ating second dose vaccination. Mm-hmm. Mayor, nabanggit yung kanina, meron pong limang city sa NCR ang maghahati muna po at least dun sa first batch ng Gamaleya vaccine. So, sila po yung may kahandaan para tumanggap po nito, kaya po sila natili? Apo, nagkaroon na po kami ng training po dyan at ang number one po yan, yung kayang mag-handle po ng logistics. Kasi ito pong Sputnik, ito po yung negative 18, negative 17 degrees ang kailangan po natin storage facility. At tinignan po ng DOH po dyan kung ano po yung mga LGU. At ang Paranaque po na napasama po dyan doon po sa magpapa-implement ng ating pong Gamaleya o Sputnik ng vaccination. Mm-hmm. Opo, pero paano naman po yung mga LGUs na mas mataas naman po talaga ang kaso ng COVID cases na posible mas mangailangan po nitong mga bakunang ito? Ang ino-augment po dyan yung Sinovac. So hindi po magbabago po yung volume po namin based doon po sa ating proration ng DOH na binigay. Yung hindi po nabigyan ng Gamaleya kasi 3,000 lang po yung limang bayan, limang syudad na bibigyan. Parang pilot po yan ng Gamaleya. Yung po inoxet ng Sinovac. So ibig sabihin, wala pong hindi mabibigyan ng tama proportionate doon po sa ating national capital region. Mm-hmm. On a different topic, Mayor, sa community pantries, nagkasundo po ang Metro Mayors na kung po pwedeng i-encourage, no? Hindi naman po utusan, i-encourage itong mga organizers ng community pantries na makipag-ugnayan sa LGUs para po sa pagpapatupad ng health and safety protocols pag sila'y nagsasagawa ng community pantries. Ito'y nasunod na po ba? Marami pong community organizers na nakikipag-ugnayan na po sa LGUs? Marami na po. At in fact, ang Metro Manila Council ay nagpasa po ng resolution to adapt ng ating pong local government unit sa Metro Manila na yung pong ating pong mga community pantry, hindi po kailangan po kumuha ng permit. Hindi po kailangan kumuha ng permit po yan. Regardless, pero kailangan po sila, sumunod po sila sa health protocol na pina-implement po ng bawat local government unit at sila po ine-urge talaga pong makipag-coordinate po sa barangay pati po sa city government kung saan po magkakaroon activity ng community pantry. Would you say, Mayor, na ngayon po ay mas organized, no? Mas naaayos po itong pagpapatupad ng community pantries at mas nasusunod yung health protocols? Yes, kasi ngayon tinutulungan na po sila ng ating barangay, pati po ng ating syudad, doon po sa ating social distancing po natin, pati family guy, kasi alam naman po natin yung po ay volunteer at hindi kulang kanilang manpower para po ma-implement itong protocol na ito. Okay. Maraming salamat po ang Mayor Edwin Olivares, ang chairman din po ng Metro Manila Council at kasalukuyang Paranaque City Mayor. Good morning po at thank you po sa inyong oras. Salamat po, Joyce and Johnson. Stay safe. Samantala, hindi na nga po papipilahin ang mga tao sa maginhawa community pantry simula ngayong araw.
Ayon kay Ana Patricia noon, gagawin drop-off point o bagsakan na lang ng donasyon ang community pantry sa Maginhawa saka ito ipapamahagi sa mga community pantry sa 15 barangay. Ito ay para maiwasan ang kumpula ng mga tao at para masunod ang health protocols. Kanina ay wala nang nakapila sa Maginhawa Community Pantry dahil pinauwi na ang mga pumila ng alas 5 ng umaga. Kahapon ay may ilang residente na naman ang natikitan dahil pumila po agad sa community pantry kahit may curfew pa po. Ito Maginhawa na nag-start sa maliit na kariton, magiging ano na lang siya ngayon, drop-off center ng mga donation. Didistribute namin yung mga goods na makukuha dito and ire-ready namin para iabot sa mga barangay or community pantries na established na. Nakikipagtulungan na rin po si Ana Patricia noon sa Claret School of Quezon City kung saan ibabagsak ang tone-toneladang gulay na binibili nila mula sa mga magsasaka sa Central Luzon at Cordillera na apektado po ng pandemya. Sa ibang mga balita naman, naghain na ng resolusyon ang Makabayan Block sa Kamara para imbestigahan ang 19 billion pesos na budget ng NTFL-CAC na halos 4 times umano mas mataas kaysa sa budget ng DTI at mahigit 20 times na mas mataas kaysa sa budget ng Office of the Vice President. Umaabot rin umano sa 2.6 billion pesos ang nailalabas na pondo ng NTFL-CAC kahit walang malinaw na detalye ang mga proyekto. Samantala, hindi naman kumbinsido si Bayan Muna Party List Representative Carlos Zarate sa gag order laban kina NTFL-CAC spokesperson Lieutenant General Antonio Parladi Jr. at Communications Undersecretary Lorraine Badoy sa isyu ng mga community pantry. Sinabi sa teleradyo ni Congressman Zarate na nakarating sa kanila ang ulat na hindi totoong gag order ang inisyu laban sa dalawa kundi guidelines lamang para wag nang atakihin ang community pantries. Pero kung uobserbahan niya ang mga post, tuloy-tuloy umano ang red tagging at ilang community pantries ang isinasailalim pa rin sa profiling ng mga pulis. Kaya talaga nakakapanggalit itong even simple act of kindness, no? Mm-hmm. Yung innate act of kindness of a Filipino na tulungan yung kanyang kapwa Pilipino ay hindi pinapalampas nitong mga red taggers, no? Binibigyan nila ng kulay at yung mga conspiracy theories nila ay dito nila ina-apply na naman ngayon. Dagdag pa ng kongresista, may report din ukol sa sinasabing internal memo na naguutos umano sa mga pulis na gumawa na lang din ng sarili nilang community pantries. Yes, apparently because nga nag-backfire, no? Especially instead of stopping these community pantries, naging ano na tuloy ito, no? Dumami na almost 400 community pantries na all over the country. Si Bayan Muna Representative Carlos Zarate. Nagbabala ang ilang senador na bibigyan ng zero budget ang NTFL-CAC sa susunod na taon. Ito'y kasunod din po ng paghahain ng resolusyon ni Senate Minority Leader Senator Franklin Drilon para kastiguhin si Lieutenant General Antonio Parlade dahil sa pagtawag nito na estupido sa mga senador. 14 na senators ang pumirma sa naturang resolusyon. We appropriate funds that is would be in our power. The Senate can give them a zero budget in 2022. His statements are very disrespectful, derogatory, and demeaning statements against the Senate as an institution and against the senators in particular. And we do not deserve such disrespectful language. Git naman ni Parlade, walang gag order sa kanya pero iiwas muna siya sa pagsasalita tungkol sa community pantry. Handa rin umano siyang mag-sorry sa mga senador pero hindi dapat anya maliitin ang militar at ang NTFL-CAC. Sinigundahan naman ito ni Undersecretary Lorraine Badoy na pinaalalahanan naman ni Senator Sherwin Gatchalian. Undersecretary Badoy should also be very careful with her statements, no? And she's tasked to represent an agency who's given huge amount of money to fight the insurgency. So we cannot use that sum of money to hurl lies and to accuse people being red or red tagging people without any basis. Naghain na rin ang resolusyon si Senator Joel Villanueva
at apang pang senador para imbestigahan kung paano ginagastos na NTFL-CAC ang pondo nito. 735 na mga kapamilya, at sa mga naghahanap po ng trabaho, mahigit 26,000 trabaho ang iaalok sa job fair ng Department of Labor and Employment o DOLE sa Mayo ang 1. Karamihan po dito ay mula sa sektor ng manufacturing, business process outsourcing, health, construction at retail. Makikita sa DOLE website ang schedule at links para sa online registration na sinimula na sa ilang mga lugar. Bukod dito, sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III na posibleng masimula na rin sa Mayo ang pagbabakuna sa mga manggagawa. Kung sakasakaling makarating yung mga vaccine ni Secretary Calvez, sabi niya ay magro-roll out na ng vaccine sa May 1 para sa ating mga manggagawa, lalong-lalo na sa ating mga overseas Filipino workers. As to how many ang mababakunahan, hindi niya nabanggit, pero as many as possible. Pero para kay Ariel Casilao ng kilusang magbubukid ng Pilipinas, hindi sapat ang job fair at bakuna para tugunan ang nararanasang gutom ng mga manggagawa. Kulang anya ang ayuda at ibinasura pa ang hiling na aumento sa arawang sahod. Pwede namang isuspindi muna ang pagbayad sa utang panlabas. Ginawa ito ng ibang mga bansa, pero ano ang ginawa ng gobyerno? Utang ng utang, 3 bilyong dolyares, pero wala naman nang tayong nakikita. Nakatakda namang ihain sa Kamara ngayong Linggo ang panukalang batas para sa 100 pisong subsidy o emergency relief sa arawang sahod ng mga manggagawa. Tutol ang mga negosyante sa panukalang gawing mandatory o obligado na ang pagbabakuna laban sa COVID-19. Sinabi sa teleradyo ni Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz Luis na kahit sa hanay ng mga empleyado, wala pa silang nakakausap na payag sa mandatory vaccination. Sa ngayon anya, hindi naman problema ang pamimilit sa pagpapabakuna dahil ang problema ay ang kawalan ng supply ng bakuna. Giit ng opisyal, mismong si Pangulong Duterte ay nagsabi noong walang pilitan sa pagpapabakuna. We feel it might even be unconstitutional. There will be legal challenge. So I don't think it will even prosper. Nagkakaguluan ang mga tao. Gusto magpabakuna. Gusto nga nila, mauna sila. Meron pa rin yung hindi. Pero hindi mo naman pwedeng pilitin na yung ayaw. Si Eco-President Sergio Ortiz Luis, ibinasura po ng Makati City Prosecutor's Office ang reklamong rape and homicide laban sa 11 suspect sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dacera. Sa inilabas na resolusyon ni Makati Assistant City Prosecutor Joanne Bolina Santillan, sinasabing ibinasura ang reklamo dahil sa kawalan ng probable cause, lalo't hindi napatunayang may nagawang krimen ang mga respondents. Nauna nang lumabas sa medical legal report ng Philippine National Police na ruptured aortic aneurysm ang ikinamatay ni Dacera. At abangan sa aming pagbabalik, mahigit 80 patay sa nasunog na COVID-19 hospital sa Iraq at halos 80 diplomatic protests inihain laban sa China sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Mas masaya ang coffee bonding with the family. Kahit na kaunting tulong na kaalaman, kapamilya. Alam niyo bang ayon sa DOH, merong proper cough etiquette o tamang paraan ng pag-ubo upang makaiwas na manghawa sa iba? Una, palagi magdala ng panyo o tissue. Gamitin itong pantakip sa bibig at ilong tuwing umuubo. Kung abutang walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang manggas ng inyong damit o gitang bahagi ng inyong braso, katulad naman ito. Lumayo sa mga tao kapag ikaw ay umuubo. Huwag dumura. Itapon ng maayos ang gamit na tissue. Palaging maghugas ng kamay pagkatapos suminga o umubo. Gumamit din ng alcohol o hand sanitizer. Ito po si Kuya Kim nagpapaalala. Mag-ingat po tayo sa nagpapatuloy na pandemya. Business above usual. Matuto ng tamang diskarte mula kay Carl Balita at May Valle Ceniza. Tuwing Sabado, 6:45 p.m. sa nag-iisang Teleradyo.
Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? Wais! Give us some tips para sa ating mga kababayan. Kaya nung mo namin, pero paunti-unti at na lang. Street smart? Wari, walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Pupusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan, ha? Alas 10:30 ng umaga sa sa oras po na 7:40, nagbabalik ang Teleradyo Balita. At ngayon pong oras na ito, makakausap naman natin sa linya ng telepono si Dr. Bernadette Velasco, ang Operations Manager ng One Hospital Command Center. Magandang umaga po, Doktora Velasco, Joyce Balancho, Johnson Manabat sa Teleradyo Balita. Hello po, magandang umaga po sa inyo lahat. Opo, Doktora Velasco, kamusta naman po ang operations ngayon ng One Hospital Command Center? Currently, medyo may mga calls pa rin tayo na re-receive regarding COVID cases or non-COVID cases po. Nakukuha na natin yung mga calls because nadagdagan na tayo ng mga tao. And on the numbers, almost the same pa rin. We are still receiving around 300 cases per day po. Mm-hmm. And with the number po ng mga tao na dagdag sa inyong hospital command center, ito pong 300 to 350 calls per day, ito ay namamanage na po ba at nare-refer na po na mas maayos sa mga facilities na kailangan? I would believe na nag-improve na yung service natin. Mas madami na tayong calls na nakukuha ngayon or natatanggap at nabibigyan po ng solusyon. Although I'm not saying na perfect na natin yung sistema, we still have room for improvement and we're still currently hiring po ng mga tao. Yun din po. Sa hiring po na inyong mga kinakailangan na tao po dyan, ilan po ba ang kinakailangan na ma-hire ng One Hospital Command Center? We plan to hire 50 call takers and 50 coordinators. Although may mga nagpasa na po and processing na yung mga papers nila. Sa mga interesado po, ano po bang qualifications po nila, Doktor? Ang mga pinuha po namin, we prefer po yung mga may medical background kasi they'll be dealing with not only the patient but also with mga healthcare workers, mga doctors and nurses when they endorse po sa facility. And then, of course, good communication skills and then those that can handle mga stressful events. Kung gusto po nila mag-apply, Doktora, saan po sila tatawag or makikipag-ugnayan? Right now, unfortunately, we closed the application because madami na po kami nakuhang mga applicants from the previous week po when we opened the yung hiring ng call takers and coordinators. Should we open it again, it will be coursed through a Google Sheet po na we are posting in our social media. Doktora, magandang umaga po. Si Johnson po ito. Magandang umaga po, sir. Opo. Yun hong sinasabi ng Okta Research Group na merong slight na pag-slowdown ng pagtaas ng COVID cases po natin. Yun ba'y nararamdaman din ng One Hospital Command sa inyo pong kabuang operation? Ang currently medyo nararamdaman namin siya but very, very slight po. Kasi of course, tuloy-tuloy lang din kasi yung mga cases. We don't only deal with confirmed cases but also with suspect and probable. Opo, ang pwede hong itawag sa One Hospital Command, Doktora, ay hanggang severe to critical cases po ba'y pwede po ninyong i-accommodate? Actually, we accommodate all kinds po, no? All severity po, even the asymptomatic and mild cases. When we encounter po mga asymptomatic and mild cases, we endorse them to our partner po, yung Auckland Kalina Hotel or the LGU's isolation facility. So, sa kanila namin pinapa-admit. And then, kung makakita naman or may tinawag naman na moderate, severe, and critical upon assessment, then we endorse it to a hospital. Opo. Ang concentration po, Doktora, ng inyong operation ng One Hospital Command ay within NCR lamang po ba or nationwide po ito? The operation is nationwide po. We have also mga regional na One Hospital Command Center. They are currently active po and then doing referrals and coordination po. Kaya ko po na itanong yung Doktora, dahil sa kung ganun po ang operation na nationwide, di syempre,
Alam din po ninyo kung aling mga ospital ang puno na at aling mga ospital ang meron pang bakante sa ngayon. Kung percentage po ang pag-uusapan, doktora, dito sa NCR Plus Bubble, mga gano'ng kalaking porsyento ang sa tingin po ninyo occupied pa rin ang majority ng ating mga ospital? Currently, the for the ICU bed utilization rate, from yesterday po, it's around 71% ang occupied. Opo. Yun ho bang trend na yun, doktora, ay merong pagbaba or halos nagpa-plateau lamang din po sa ganong percentage ng occupancy sa mga ospital? We reached the maximum around 80 to almost 90% po na occupancy rate eh. So medyo bumababa din po yung natin ICU occupancy rate. Opo. At sige ho, doktora, sa inyong pagkakataon, anong pwede ho ninyong mairekomenda or payo sa mga gusto hong tumawag sa One Hospital Command? Para ho yung iba kasi ang feeling nila baka hindi sila na-accommodate agad-agad. Ano ba ang actual situation po ninyo sa pagtanggap ho ng mga tawag? Okay. So ngayon po, kung kayo po ay nangangailangan ng tulong, magpapahanap po ng hospital or isolation facility, you may call po yung mga hotline numbers po natin na nakapost previously, and also we added po yung 1555. So when you call 1555, you can be directed po sa One Hospital Command Center and a call taker will facilitate your request. And then po, ihanda lang po natin yung mga kailangan detalye like pangalan ng pasyente at current location, and then make sure po na naka-open yung line natin so that when the coordinator will call you to make a follow-up call, matatawagan po tayo kagad at na-update. Alright. Doktora, maraming salamat po sa oras po ninyo at mag-iingat po kayo. Okay, maraming salamat po. Good morning po sa inyo dalawa. Good morning ho. Si Dr. Bernadette Velasco, siya po ang Operations Manager ng One Hospital Command Center. Samantala, balita naman sa labas ng bansa, iniimbestigahan na ang ilang opisyal sa nasunog na COVID-19 hospital sa Baghdad, Iraq. Kapabayaan ang nakikitang dahilan ng Prime Minister ng Iraq kung bakit nasunog ang ospital na laan para sa mga pasyenteng may COVID-19. 82 pasyente ang namatay habang mahigit 100 ang nasugatan sa sunog na sinasabing nagsimula sa tangke ng oxygen. Samantala, pinagmulta ng $190 o 6,000 baht ang Prime Minister ng Thailand dahil sa hindi pagsusuot ng face mask. Sa Facebook post ng Prime Minister, bukod tangi siya lang ang walang face mask habang nakikipagpulong sa mga kapwa-opisyal at pinag-uusapan ang COVID-19 sa kanilang bansa. Simula kahapon, mahigpit na ipinatutupad ang pagsusuot ng face mask sa mga pampublikong lugar sa Thailand kung saan may katapat na multa sa mga lalabag. Halos 80 diplomatic protest na po laban sa China ang inihain ng Pilipinas sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Iginiit na Department of Foreign Affairs na taliwas ang pananatili ng mga barko sa West Philippine Sea sa pangako ng China na itataguyod nito ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Naghain naman ng resolusyon ang 11 senador bilang pagkondena sa aktibidad ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Tiniyak naman ng Amerika na susuportahan ang anumahakba ng Pilipinas para ipagtanggol ang West Philippine Sea. If anything happens in the Philippines, the United States is also very much obligated. And they have clearly stated that they will. But it will take the Philippines to take the lead. In other words, they will not make any move unless the Philippines says so. Si Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Nagsimula na ang mobile vaccination clinic sa Quezon City. 3 busang inilaan para magsilbing vaccination clinic kung saan binabakunahan ang mga senior citizens at mga mayroong comorbidity. Sa sinabi ni Mayor Joy Belmonte na bukod sa mobile vaccination clinic, nagbabahay-bahay din ang lokal na pamahalaan para bakunahan ang mga bedridden na residente. Puntahan po ang mga parte ng ating lungsod na mahirap puntahan, kung saan ang mga mamamayan ay nahihirapan pumunta sa mga vaccination centers. Nakatakda na mailunsad sa Pasay City ang sinasabing pinakamalaking vaccination center sa buong bansa.
Nakalabas na ng ospital si dating Pangulong Joseph Estrada matapos magpositibo sa COVID-19. Sa kanyang mensahe, nagpasalamat ang dating Pangulo sa mga nagdasal para sa kanyang kalusugan. Hindi ko po mabigkas ang nararapat ko na tao po ngayon pabot sa inyo ang aking puso ng pasasalamat sa inyong pagdasal sa aking kalagayan. Salamat, maraming salamat po sa lahat. Samantala, posibleng lumabas na ng Manila Doctors Hospital ngayong araw si Senador Leila De Lima. Binigyan ng 3 araw na medical furlough ang senadora para malaman kung nakaranas siya ng mild stroke. Wala pang final medical report kay De Lima na ibabalik sa PNP Custodial Center. Samantala, 2 pulis ang namatay matapos tamaan ng COVID-19. Ayon sa Philippine National Police, kabilang dito ang isang 46 years old na police sa Valenzuela City at isang babaeng non-uniform personnel. Sa kabuuan, 55 na po ang mga police na namatay sa COVID-19. Sa ngayon ay nasa 19,639 na ang lahat ng kaso ng COVID-19 sa PNP kung saan 1,930 pa po ang active cases. Samantala, 2 na taong gulang na bata ang nagpositibo sa COVID-19 sa Urdaneta City sa Pangasinan. Kabilang sila sa 24 na bagong kasong na itala sa lungsod kahapon. Sa ngayon, may 51 active cases pa ng COVID-19 sa Urdaneta City. Bumaba naman ang bilang ng mga nagpapabakuna sa iba pang sakit tulad ng polio at tigdas sa gitna ng pandemya noong nakaraang taon. Ayon sa Department of Health, 61.5% lang ng mga pwedeng magpabakuna ang nagpaturok noong 2020, mas mababa kumpara sa 69.1% noong 2018. Ayon sa DOH, natakot lumabas ng bahay ang mga magulang para mabakunahan ang kanilang mga anak dahil na rin po sa takot sa COVID-19. Pero gitna DOH, bago pa man magka-pandemya, ay talagang paiba-iba na ang vaccine acceptance rate sa bansa tulad na lang noong taong 2015 kung saan 81% ng mga Pinoy ang naniniwalang ligtas at epektibo ang mga bakuna pero bumaba sa 21% noong 2018 o isang taon matapos ang kontrobersya sa Dengvaxia vaccine. Sa ngayon ay 90.3% ng mga bata ang nabakunahan laban sa tigdas habang 87.4% naman sa sakit na polio. Abangan sa aming pagbabalik sa ating police report sa Makati, PWD patay matapos makulong sa nasunog na bahay, bata patay naman sa sunog sa Maynila. Sa Capiz, lalaki patay sa pamamaril ng nakaalitang pinsan. Iyan at ilang pang mga tampok na balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Alas 7.
Nagbabalik ang Teleradyo Balita sa oras na 7:55 ngayong umaga. Sa Makati, patay ang 25-anyos na PWD sa sunog sa residential area sa Barangay Olympia. Natrap ang biktima sa kanyang kwarto sa ikalawang palapag ng bahay sa San Bernardino Street. Inaalam pa ang pinagmula na apoy na sinasabing nagsimula sa bahay ng biktima at kumalat sa 11 pang kabahayan. Sa Maynila naman, patay din ang isang 3 taong gulang na batang babae matapos masunog ang kanilang bahay sa Tondo. Ayon sa Bureau of Fire Protection, natagpuan ang katawan ng bata sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. 10 bahay ang natupok sa sunog na umabot sa 3rd alarma. At sa Isabela naman, patay ang isang retiradong teacher matapos na makulong sa kanyang nasunog na bahay sa Santiago City. Sinasabing nagsimula ang sunog sa napabayaang gasera bandang 8:00 PM. Ayon sa mga kaanak ng biktima, mag-isa lang itong nakatira sa bahay at ayaw magpakabit ng kuryente. Habang sa Camarines Sur, patay ang isang barangay kagawad matapos manlaban sa mga pulis sa Bayan ng Buhi. Isisilbi sana ang search warrant kay Froilan Oaferina III dahil sa pagmamay-ari nito ng ilegal na baril nang paputukan umano ang mga pulis. Namatay sa ospital ang suspect na nakuhanan ng kalibre 38 na revolver. Kaaklan, patay naman ang isang truck driver matapos magulungan ng truck sa Bayan ng Bangga. Sinasabing pumutok ang hydraulic boom up ng minamanehong truck ng biktimang si Jerry Vera kaya ito tumilapon at lumabas sa windshield. Matapos ito, nagulungan pa ng truck ang biktima na kanyang ikinamatay. Sa Capiz, patay ang isang lalaki matapos barilin ng pinsan sa Tapaz. Namatay ang biktimang si Joey Henodia habang ginagamot sa ospital. Sa investigasyon, nagtatalo ang biktima at ang kapatid nito ng mamagitan ng suspect. Pero sumugod ang biktima na may dalang ita kaya ito binaril ang suspect gamit ang kalibre 45 baril. Tumakas naman ang suspect matapos ang krimen. Sa aming pagbabalik, Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Let's make the party. Kaunting tulong na kaalaman, kapamilya. Alam niyo bang ayon sa DOH, merong proper cough etiquette o tamang paraan ng pag-ubo upang makaiwas na manghawa sa iba? Una, palaging magdala ng panyo o tissue. Gamitin itong pantakip sa bibig at ilong tuwing umuubo. Kung abutang walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang manggas ng inyong damit o gitang bahagi ng inyong braso, katulad naman ito. Lumayo sa mga tao kapag ikaw ay umuubo. Huwag dumura. Itapon ng maayos ang gamit na tissue. Palaging maghugas ng kamay pagkatapos huminga o umubo. Gumamit din ng alcohol o hand sanitizer. Ito po si Kuya Kim nagpapaalala. Mag-ingat po tayo sa nagpapatuloy na pandemya. Business above usual. Matuto ng tamang diskarte mula kay Carl Balita at May Valle Ceniza. Tuwing Sabado, 6:45 PM sa nag-iisang Tele Radyo. Gusto mo bang sa ating Showbiz Spotlight, alamin natin ang latest mula kay Ganiel Krishnan. Magandang morning, Ganiel. Good morning, Johnson and Joyce. Sa ating Showbiz Spotlight, bumida ang lahing Pinoy at Asyano sa ginanap na Oscar Awards ngayong taon. First time pa lang manominate pero nasungkit agad ang Filipino-American singer-songwriter na si Her ang kanyang unang Oscars. Nanalong Best Original Song ang kanta niyang Fight For You mula sa pelikulang Judas and the Black Messiah. Oh my gosh, me just being up there is a message. It's a message to all the young black and Filipino girls, black or Filipino, you know, that you can be up here too. You know, what you say matters, what you sing matters, what you play, what you write, it matters. It's a reflection of who we are and yeah, salamat. Nanalo namang Best Animated Film ang Soul kung saan story supervisor ang Filipino-Canadian animator na si Trevor Jimenez. Historic din ang Oscars dahil sa pagkapanalo ng Asian actors tulad ng Korean na si Yoo Jang-yoon na Best Supporting Actress para sa pelikulang Minari. Kauna-unahang Woman of Color namang Best Director si Chloe Zhao para sa pelikulang Nomadland na nanalong Best Picture. Nanalo naman si Anthony Hopkins bilang Best Actor sa The Father, habang Best Actress si Frances McDormand para sa Nomadland.
Samantala, pasabog ang mga bagong look na ipinakita ni Miss Universe Philippines Rabia Mateo mula sa kanyang post mula sa Florida. Versatile ang ganda ni Rabia na lumutang sa iba't ibang outfit na kanyang isinuot tulad ng leopard print at white lace dress. Pero mas bumili bang netizen sa kanyang natural na no makeup look. Mensahe ni Rabia na sa gitna ng industriya kung saan lagi siyang inikukumpara sa iba, alam pa rin niya sa kanyang puso na siya ay phenomenal. Ako, ang inyong morning patroller, Ganiel Krishnan. Balik sa inyo, Johnson and Joyce. Maraming salamat, Ganiel Krishnan. At yan ang mga nababagang balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong pong araw na Martes, April 27, 2021. Ako po si Joyce Balancho. At muli po, sa pangalan ni Kabayang Noli De Castro, ako si Johnson Malaba. Tutok lamang po at susunod ng programang Kabayan, makakasama po ninyo si Kakandani V. Bye! Kasama sa lahat ng panahon. Hindi lang pagbabalita o pagbibigay ng impormasyon. Mahalaga din ang public service. Napakalaki pa lang challenge. Makakabangon po tayo. Ay, upon kayo ng panahon. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Para sa pamilya. Kakampi sa bawat pagsubok. Kayang-kaya. Bigyan ng servisyo. Magbubunga po. Kailangan na pang jumpstart. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon at servisyo publiko sa bawat kapamilya. We are great.